Sumayin niyo ang kapayapaan. Papuri't pasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Maliwanag na pag-iisip ay binabahagi niya. Pangunawa ay binibigay niya upang makaunawa ka sa dapat at marapat. Kung ang lahat lamang ng tao siya ang pagsusumikapang kamtin, walang malalabuan ang kaisipan at madidimlan. Walang sasama ang pag-iisip at sasama ang pakiramdam. Walang sasama ang kalooban at magpapalayo at magkakalayo-layo ang tao't kapwa-tao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang Ama ang pag-ibig, kung ito'y nararamdaman, lahat ng tao'y marunong magmahal. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, ang pananaw ng kapwa-tao mo, para bagang ikaw na lamang ang dapat umunawa, at patuloy na umuunawa. Subalit hindi nila naisip na ikaw rin ay tao lang, na kung matatangay ka sa pag-iisip at damdamin nilang tulad nila, hindi bagat ikaw rin ay mawawalay, kaya't walang makapagtatagumpay sa larangan ng kabanalan. Kung ang nandaya sa iyo at ika'y hinatak sa kasamaan, susundin mo at susunod ka sa kalooban ng mga ugaling di mainam. Mayroong bagang mabuti pang gagawa sa sanlibutan. Mga minamahal, sadyang mahirap magpakabanal. Subalit hindi kayang gawin ito ng tao, kaya't hilingin sa Ama, ang kakayanan ay ibahagi niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, mga minamahal, sa isip at damdamin doon tinatala ang mabuting salita. Kaya't kung ang tatanggapin ng tao yung mga banal na aral ng Ama, ano pang makapagpapasama sa mabuting salita ng Ama kung yaon ang nananahan at pinagninilayan? Subalit bakit nga baga ang tao ay sumasama ang pag-iisip, hindi kayang tanggapin ang pagkatao, hindi kayang suriin ang sarili, hindi kayang aminin ang pagkatao? Subalit malilin lang mo ba at madadaya mo ba ang Ama? Kailan may di mo madadaya kung anong kalooban mo'y batid na batid niya? Kung anong pinagtatampo mo'y alam niya? Kung anong kinagagalit niya'y alam niya? Kung ano rin ang kinagagalit mo'y batid din niya? Lahat ay alam niya ang ginagawa niya at gagawin ng tao. Ang iniisip ng tao't iniisip niya. Ang gagawin pa at nagagawa na. Mga minamahal, sadyang kay hirap unawain ang larangan ng kabanalan. Ang kabanalan ay kabanalan. At ang tao ay tao. Kaya't mahirap iangkop ang pagpapakabanal sa ugaling tao. Buhay ba ang Ama? Kaya't iniiba ng Ama ang pag-uugali ng tao para maabot ang kabanalang layon at nais niya. Ngunit maraming tao ang ayaw isuko ang sarili para maabot ang kabanalan ng Ama. Maraming tao ang ayaw talikdan ang kalooban, ayaw suriin ang sarili, at ayaw magpakasuko ang isip. Kaya mahirap ituwid. Buhay bang Ama? Ngunit sino nahihirapan at nagpapahirap ay sino? Hindi bagat tao at kapwa-tao? Tao ang nahihirapan at kapwa-tao pinahihirapan. At tiyaan ang ginawa ng tao sa Kristo. Pinahirapan ang pagkatao, ang nagpahirap ay pagkatao rin, na tulad niyang nagkatawang tao, na ang inabutan niya'y tao, at ang mga nilahadan niya'y tao, ang inaralan niya'y mga tao, nagpahirap, nagpasakit ay tao, kaya taong tao ang mga ugaling tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. O dakilang Ama ko, kay butit kay dakila mo, kay palad ng sayo'y nangungunang totoo ang mga bagay na mula sa paghahari mo. Isip at damdamin ay tuwirang ikaw
at di makapanaig, demonyong mapang-away. At ang pang-aagaw, tuwirang ginagampanan, at ang panlilin lang ay di napaparang. Subalit kay butit kay dakila ng iyong espiritu, ang talino'y taglay na totoo. Kaya't kilalang kilala ang bawat gawa mo at nakikilala gawa ng kalaban mo. At ang sumasayo, di patatalo ito kundi pangingibabawi yaong para sa'yo. Kailangan ng taong manikluhod sa'yo at magpakababa upang magbagong lubos. Subalit kailanman ay di mo gagawin ang ikaw ang manikluhod sa mga tao sa lupa. Pagkat ang layon mo silang magpakumbaba upang maging malawak yaong pangunawa. Sisidlan mo ng liwanag, aalisin mong dilim at hahawiin upang di mga dimlan. Kaya't ang layon mo at nasang totoo, iyong espiritong mangibabaw sa mundo. Mangilan-ngilan man bawat araw ang nakukuha mo, subalit tuwira kinatutuwa at kinalulugod mo. Sa kanilang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Netkaramenayahana, netkaramenayahana, netkaramenayahana. O dakilang aking ama at ama nila, puspusin mo ng liwanag ang mga anak mo. Pangunaway ipagkaloob mo ng mabahiran sila ng kalinisan mo at ang dungis sa kanilang batik ng kalooban ng sakit at tinik ay ganap na mabunot. Sa gayon, ang bawat pagmimithing maging ganap, ang sayo'y tumanggap, magiging lubos silang ganap. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Nasa tao na lamang para magawa ang pagbabago ng Ama na nais niya. Sapagkat kung tunay na tumatanggap ang tao sa Ama, ang isip nila'y pinangunguna ay siya. Hindi ang katwiran at dahilan bilang tao. Mula kay Mateo. Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nakaratay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po ninyo kung ano lamang at gagaling ng aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga kataas-taasan na nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, at ako man ay pakikinggan. Tao, di ko man baybayin, basahing tuwiran, yaong nakaraan ng kaganapang sinasaysay. Aking matwid na may tuturan, masasambit na mainam, yung marapat kong tupdin at sa inyo ay iyalay. Ilaan kong tuwiran kung ano ang marapat, subalit paano nga ang inyong hinahanap.
yung magbasa ng Biblia. Ngunit ilan baga ang nagbabasa ng Bibliang tinatawag na nagsasabuhay sa natututunan nila? Mga minamahal, gaano man kataas ang isang tao, kung nakadaramang totoo ito, ibababa ang sarili at amay tatanggapin, kikilalanin ang matuwid at mabuting katwiran. Kaya naman hindi man sabihin at di man tunguhan na lubusan, sa damdamin ay di man yapusin at di man makitang siya yumakap kailanman. Sa kataas-taasan niyang kaisipan doon naghaharing tuwiran ng malinis at kaibabawan ng kabanalan, sapagkat ang Ama ang nagsisilid na tuwiran. At siyaon ang Ama. Kapag tinanggap mo siya sa isip mo, wala nang katang isip na magaganap sa inyo. Ni wala nang pagninilay na paglinilayan niyo'y salitang tao, kundi ang bubulay-bulayin niyo'y mga salita niya upang di matigib ng pait ang puso niyo at di madungisan niyaong nililinisan. Sapagkat tuwiran niyang sinasabi, totoong-totoo niyang sasambitin, mga anak kong minamahal, kung akong nasa puso niyo, kailanman di na kayo lalaban sa akin. Katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat kapag nahihirapan kayo, sino bagang hihingan nyo para gumaan ang pakiramdam nyo? Kapag may karamdaman kayo, sinong lalapitan nyo kapag kayo ay nagnanasang gumaling? Kapag kayo ay may hirap at sakit ng nararamdaman, maraming nilalang yaong samay nananambitan. Subalit habang pinairal sariling katwiran, di magunita't maalala yaong amang naghihintay kung paano lubos magpapakababa at sa kanya'y titingala at mga ngayupapa. Mga minamahal, mapalad ang may kataasan sa antas ng buhay, sa larangan ng nakamtan, sa mga parangal sa kanya'y di inalintana ang pagpapakababa sa Ama magbaba. Yaong sarili, yaong buhay na siya ang nagpahiram. Mga minamahal ko, kailan nga ba mawawawaan ang pagpapakababang layo ng Ama? Kailan nga ba matututunan ang pagnanasa niyang magpakababa kayo mga anak ko? Alalaumbaga ang pagpapakababang tinatawag niya'y damdamin niyo ibababa sa kanya. Hindi ang paa, hindi ang kamay, hindi kayo didipat maninikluhod pa, kundi gawin niyong mababa ang loob niyo, maibibigay niya ang lahat ng mabuti para sa inyo. Sapagkat pawang katotohanan, magdumapa ka man ng diretso, manikluhod ka man ng gasgastuhod mo, kung ang katigasan ng loob ay naroroon pa rin ito, anong pagpapakababang tinanggap-tina mo? Ang nais ng Amang pagpapakababa, tuwirang ilagak sa kanyang loob mo at tuwirang maging ganap siya sa buhay mo. Iyon ang tuwirang nais ng Ama, kaya't di mo man sabihin kung anong dapat gawin, sasabihin niyang tuwiran, ikaw anak, ang lahat ng mabuti, hintayin mong ganti sa'yo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Alalaumbaga, puno mang matayog, pagkataas-taas, kapag ninasa ng Amang mabakli ang sanga, napipigkal niya. Ngunit habang may buhay ang puno, ang bawat sibulan ng sanga na nakayuko sa kanya, tuwirang napagninilayan ang bungay kay sarap at kay tamis nila. Alalaumbaga, talinghaga ko'y suriin nyo, magnilay kayo at magbulay, mga sangang pinaghari ng Ama, ay maging ganap kayong matamis na mamunga, sapagkat ang layon at nasa niya, kung papaano ang katas niya'y maging katas ng bawat isa. Mga tagasunod, mga sumusunod, mga anak niya, lahat kayo'y nililingap. Tandaan niyo lamang kanyang mga pabatid, ang kabutihan lamang ang inyong isipin, yaon din ang senyo'y nunukal na tuwiran. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos?
Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Hindi bagat halimbawa, anak kang nagpapaka tapat sa pananampalataya sa Ama. Yung anak mong walang isip, ikaw ang magpapakababa sa Ama at maniniklohod para pagalingin siya kung iniingi mo kagalingan niya. Isang halimbawa ito. Kaya, anuman ang paniniklohod niyo sa Ama na tapat sa puso niyo at totoong-totoo, ipagkakaloob niya kung nararapat, ibigay ito. Buhay ba ang Ama? Piyesta ng mahal na bireng inananlagin saklolo. Nang sabi nga, laging nakasaklolo ang Ama, laging nakasaklolo ang Anak, laging nakasaklolo ang Espiritu, laging nakasaklolo ang Bireng Maria. Nararamdaman ba ganinyo ang pagsaklolo nila? Nakikilala niyo ba ang pagsaklolo nila? Sana niyo nakikilala sa mata o sa puso niyo? Purihin ang Ama. Sino ang nagdaramdam o nagtatampo kaya na nakakaunawang mabuti ang isip niya? Meron ba? Meron ba ga? Sinungaling po ang taong nagsasabing nagdaramdam siya pero nakakaunawa ang isip niya? Sapagkat naririto po sa banal na aklat, maliwanag ang katotohanan, binabalaybay at dinadatal na mainam, nilalahad na tuwiran. Kaya nga sinabi niya ay maliwanag na totoong totoo. Humayo ka, siya'y humahayo at sa iba naman. Halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus sa kanyang narinig. Sapagkat hindi na kailangan pang maraming pang sabihin, doon lamang sa pagpapakababa niyang sinabi na yon, sapat na para gawan niya ng kabutihan at gumawa siya ng mabuti sa kanyang nakitang pagpapakumbaba. Buhay bang Ama? Bakit hindi magawang magpakumbaba ng tao? Ayaw naman sabihin ng tao na masama ako. May nagsabi bang tao na sinabi niya sa sarili niya, "Hoy, masama ako." Sinabi ba niya yan sa tao? "Hoy, mga kapatid, masama ako." May nagsabi na bang ganon? Pero may sumisigaw na, "Hoy, mabuti ako," di ba? Bakit ganun? Mabuti naman ang ginawa ko, ba't ganun ang ginawa sa akin? Hindi ba ganun? Mami na mahal, yun palang salitang gayon ay di nararapat. Sapagkat kung tunay kang mabuti, pabayaan mo palang Ama ang gumanti sa mga gumagawa sa iyong hindi mabuti. Ngunit ang kabutihan mong ginawa, ibibigay mo sa Kanya lahat. Sapagkat mabuti ka. Kaya ang mabuting puso mo, mabuting isip mo, ang iihintayin mo, ang ganting mabuti sa iyo ng Ama na nakakakita ng bawat kabutihang ginagawa mo. Kaya't maliwanag ang katotohanan. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa Kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig." Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa pag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Nun di gumaling ang alipin ng kapitan. Bakit hindi maamin ng tao na yung pag-aalinlangan sa puso'y naroroon? Subalit, ugaling bigkasin na nananalig naman ako.
Hindi bagat basang-basa ng Ama ang isip ng tao? Hindi bagat tarok na tarok niya ang kalooban ng tao? Kaya't anuman ang hinahabi ng isip ng tao ay nababasa nito? Kaya't kapag tinutuwid ka sa pagkakamali mo, hindi ibig sabihin galit siya sa'yo, kundi ang ibig lamang sabihin, anak, mali ka. Para hindi sumama ang loob mo, ito ang gawin mo, ito ang isipin mo, ito ang dapat tukdin mo. Ngunit hindi tumaabot ng mga walang pangunawa, di ba ga? Kaya't kay hirap iulat ang tama at tumpa. Hindi makaaabot ang maraming iniisip, hindi makatatarok ang masama ang loob, hindi makatatanggap ang may kataasan, ngunit ang nagpapakababa, tuwir ang mga ngayupapa. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Alalaumbaga, bakit gayon ang tinuran? Sapagkat pawang katotohanan inyong pagnilayan, panahon man ang nagkatawang tao, kung sinong malalayong dako na walang kakilala at di kumikilala at nakikilala sa kanya, ay di siya nakikilala at di makakakilala. Sapagkat di nakita ang pagsilang at di nakita ang pagluwan, hindi nakita ang paglaki at hindi nakita ang buhay. Mas marami pa ang nakikinabang. Sapagkat gayon ang tao, kung minsan sasabihin, kaibigan mo, kapatid mo, kaanak mo, lahat sasabihin sa'yo, kilala ka. Ngunit ang pagkatao mo ang kinikilala, ngunit ang spiritong sumasayo ay di makilala. Huminga nga kayo, hinga. Nakikilala nyo ba ngayon kung anong espiritu meron kayo? Nararamdaman nyo ba kung anong espiritu nasa sa inyo ngayon? Kapag mabuti ang isip nyo at mabuti ang damdamin nyo, mabuting espiritu kayo ngayon. Madali lamang makita. Madali lamang madama. Kapag mabuti ang nararamdaman mo, hindi ka alipin ni demonyo. Kapag masama ang loob mo, aliping-alipin ka tao. Ngunit dahil naruroon ang puso mo't isipan, ay di mo mabahiran ng kagalakan at di madungisan naman. Ang Ama, sino lumalayo? Di ba't siyang umaalis sa puso mo? Ngunit ang puso mo, sinong nahihirapan? Kapag lumisan siya, umalis siya, hindi ba't ikaw rin? Mga minamahal, hinga kayo ng malalim, hinga. Maluwag ba ngayon ang isip nyo? Maliwalas ba ngayon ang pag-iisip nyo? Naunawaan nyo sa pananalig, doon gumagaling ang tao. Sa pananampalataya, doon nakakamtan ang mabuting katotohanan na nagaganap sa magandang kapalaran. Hindi lahat ng pinagpala magandang kapalaran yan. Kung ang pagpapala ay nakapagligaw, nakapagpapaligaw, nakapagpapasama, hindi magandang kapalaran yan. Anong magandang kapalarang tinatawag? Kay palad nitong Romano na ito, itong kapitang Romano na ito, sa kabila ng siya ay may kapangyarihan. Ngunit dahil ginalang niya ang isang kanyang Kristong tinawag, hindi na kailangan siya itunguhan pa, kundi sa kanyang nakakakilalang puso, nakakakilalang isip, nakakadamang katauhan, siya mismong nagsabi, hindi na kailangan kayo'y magtungo pa sa akin. Sapagkat ako rin, kapag sinabi ko sa aking mga alipin, tungo ka doon, tutungo sila doon, gawin mo yan, gagawin nila yan, umayo ka doon, ahayo sila roon. Pagpapakababa, tanda ng pagpapakababa. Pangunawa, tanda ng pananalig. Pagtanggap, tanda ng pag-ibig. Pananampalataya, tanda ng buhay na pag-asa. Mga minamahal,
O aking ama at ama nila, ang wika mo nga, ang ilawan ay di dapat ilagay sa ilalim ng mesa, kundi sa tuwina ay sa ibabaw ng mesa upang matanglawa ng bawat maabutan. Subalit, ikaw na rin ang nakababatid kung magkamisa ng ilawang binigay mo sa mga anak mo ay nag-uundap-undap na, ayaw pa rin itong hanapan ng pamamaraang magningas at magningning. Papaano na ang iyong mga anak, ama, kung patuloy na ang katwirang pagkataong pananaigin? Hindi bagat maliwanag mong tinuran, ang suma sa iyo'y suma sa kanila sila, ay kasama mo sa pamamagitan ng Espiritu mo? Kaya't ang matwid ang pananaw at kilalang matwid, di nga batyaon ang sa iyong kinuha. Kaya nga't kung papano sila'y nakuha mo na at pinaghari mo'y ikaw, yung Espiritu mong tanglaw sa kanila'y mainam, patuloy mong tanglawan, patataging lubusan, yung mga anak mong nagmimiting, ika'y sundin at tupdin. At ang lahat ng mga nagmamatigas sa'yo at tuwirang di ka madamang lubos, hawiin mo na ang dilim na pumapasok sa kanila at pangibabawin mo ang liwanag na ikaw ang maghari. Sapagkat di pa man, ama, tinuran mo ng maliwanag, kilala mo na ang sa'yo. Subalit nang dahil di ka kilala ng tao'y nagpapakilala ka pang totoo, batid mo na ang sa'yo. Subalit nang dahil di batid ng tao kung anong gagawing mabuti, sinusubukan mo pa sila. Kaya naman, ama, ang lahat ng matwid na tumanggap sa'yo, aliwin mo at pagalakin, pasiglahin, palakasin, patatagit, patibayin. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Habang pinagbibigyan po tayo ng Panginoon, pagsumikapan natin na yung pagbibigay niya sa atin ay ating maramdaman, mahalin at pahalagahan. Sapagkat, sabi nga, kapag pinairal nating lahat ang ating pagkatao, wala tayong laban. Madali tayong magupo ni Satanas, di po ba? Ngunit, ang sabi nga, kung minsan kung yung hindi mo inaasahan, binibigay sa'yo. At kung minsan, yung inaasahan mo pa na palagay mo, mabuti, magiging kaisa mo, magiging katuwang mo, magiging kawaksi mo, kung minsan, doon ka pa sinusubukan. Di ba? Kaya, huwag na kayong magtaka kung dumarating sa buhay niyo ang ganito. Sapagkat di naman niyo mapapatotohan ang lingkod kayo ng Diyos kung walang mga kaganapang gayon. Buhay bang Ama? Kapag ikaw ay binago ng Ama, suriin mo ang dating ugali mo, ang dating damdamin mo, ang dating pagkatao mo, ang dating ginagawa mo, ang dating mga sinasabi mo, ang dating kagustuhan mo, ang dating hilig ng sarili mo. At kapag nasuri mo, ibase mo nang tinanggap mo ang Ama, kung tunay na tinanggap mo na siya at tunay na naghahari na siya sa isip at damdamin mo, mapananaig mong piliin ay ang nang ikaw ay baguhin niya. Subalit kung hindi mo pa siya lubos na kilala at nadarama, hindi mo mapipili siya. Pipiliin mo pa rin pahahalagahan ang sarili mo. Kaya't ang wika niya, kahabag-habag kayo. Mga di lubos ang pagkilala sa akin. Buhay bang Ama?
Magsuri kayo sa bawat binibigkas ng bibig na ito. At kayong matatalino, kung tunay na ang Espiritong Banal ang sumasa inyo, ay mabubulay-bulay nyo. Kaya nga't maliwanag ko kayong hinahamon sa tuwina, kung ang puso nyo'y Ama, ang isip nyo'y Ama pa rin, ang banal na aral niyang sa inyo'y nangingibabaw, hinahamon ko kayo, suriin ninyo ang mga dinaratal ko. At kapag ito'y napakli ng damdamin ninyo at lumabag sa kalooban ninyo, Ama nang humatol kung totoong banal na Espiritu ang nasa inyo. Sapagkat siya ang maliwanag na patutuo niya, Anak, sumigaw man ako, magalit man ako, may pag-ibig pa rin ako. Sapagkat ang pag-ibig ko'y pagtutuwid, pag-aakay sa liwanag, pag-aangkop sa dapat, at paglalapat ng matuwid at dapat. Subalit ang taong walang pag-ibig, kapag ito'y sumigaw ay tuwirang galit. Ngunit ako, magsumigaw man ako sa ilang kung saan dako, hindi pa rin galit ang namumutawi, kundi pag-ibig pa rin ang nananaig. Sapagkat kaya ako sumisigaw sa mga bingi, kaya ako naglalahad sa mga bulag, kaya ako nagsusumakit, nagsusumikap na maghanap ng maghanap sa matwid at dapat, nais kong mali ko mang karapat dapat. Subalit ang tao, ano kaya ang hinahanap nito? Ano kaya ang kagustuhan nito? Ano kaya ang nais niya? Ano kaya ang makapagpapasaya? Ano kaya ang makapagpapaligaya? Ano kaya ang kagustuhan para mapasaya, mapaligaya at makontento? Kung tunay na ako, hindi kayo masisiyahan sa ano paman, kundi tuwirang ikaliligaya ng puso nyo, yung damang-daman nyo'y tuwirang bumuhay at bubuhay. Oh, katotohanan at pawang katotohanan. Yung sa aking matwid na tinuturan. Ngunit paano nyo nga mawawawaan itong babaeng lampat ang sukat ay kay iksi kung inyong susukatin? Sadyang ang walang magbabata at walang ang makababata. Kaya magbata kayong mga matwid. Magbata kayong mga nasituwid. Magbata kayong mga matutuwid. Magbata kayong ganap sapagkat ang inyong pagbabata may kaakibat na ganti ang Ama. Pagpaumanhinan ninyo ang mga di makaunawa sa inyo, patuloy ninyong paunawa ang mabuti pawa. Ipagparaya ninyo ang di nila maabot sapagkat di nila matarok yung aking loob. Kaya't patuloy kayong magsumakit at pagsumikapan yung ganap, yung inyong matwid na natanggap, patuloy na sa inyo ay mangibabaw na ganap. Sapagkat ang matwid nyong ginagawa ay di ganang inyo nagmula, kundi sa amang dakila na pinagmula ay anak upang sa inyong lahat ay imulat pawa. Katotohanang katotohanan ang sa aki'y tinuturan. Di naman puso ninyo'y mangingibabaw bilang katauhan kung tuwirang Ama na yaong sa inyo'y laman ng kalooban. Kaya't ang inyong katauhan, pag sumikapan yung mabuksan, yaong kalooban yung saradong mainam. Sapagkat ang kalapat lamang niya'y pagmamahal na lubos at wagas, kung dadamhin nyo't madarama, lalapat din sa inyo damdamin ng Ama. Sapagkat siyang aking pinakikilala at hayagang kung binigkas ang katotohanan niya, mula pa sa unang pasimulang ginamit ay tao at bilang pagkataong pumaroon sa tao, na ngayon ay espiritong pumaparo at pumaparito, na kung namamalayan nyo't damang-damang totoo, mapapatotohanang nakipagtipan sa inyo.
Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Hatcha karamaleyana. Haleya karameniya karamana. Nekaramenayahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Muli pinatotohanan niya na hindi sa kasuotan para puspusin ng kabanalan, para gamitin ka na tuwiran. At sabi nga, habang tumutupad ka at gumaganap sa kabanalan, para namang hinahatak ka palayo ng kalaban. Ngunit kapag pinagtibay mo at pinaghari mo ang katotohanan, pangungusap sa iyo'y daratan. Anak, pangibabawin mong sa akin, kalooban ko ang iyong kamtan. Buhay ba ang Ma? Buhay ba ang Ama? Salamat po sa inyong pagbabata. Salamat din sa inyong mga pagsusumakit. Laban ba o ayaw na? Sa tuwing magsisimba po ako, halimbawa ay First Sunday dahil ang kapatiran ng ang in-charge po sa parokya, laging nagsusot ako ng blouse na puti. Dahil paggalang, pagsamba. At ilang taon na rin akong kundi ako nagkakamali, pangatlong taon ngayon sa pagsimba dyan sa Bukana. Pero bakit nagsuot po ako ng decolor na blouse? Baliktad naman, puti ang sinuot ko. Muli pinatotohanan ng Ama, yung hindi mo inaasahan e kaay, kung minsan ay siyang binibigay mo, binibigay sa'yo para aliwin at pagalakin ka. Adi ako po ay, sabi ni Berhel, Apo, doon na po kayo sa loob. Hindi anak, dito na ako sa pinakamababa. Sapagkat, ganun naman talaga ako eh. Payak lang ang buhay ko. Dito na lang ako, sa labas. Kinuha akong silya. Umupo. Ngayon, dumating na po si Father. Nagmas na. Nung magkukumunyo na po, nakatindig yung lay minister, dalawang hawak niya. Eh ako naman po ay nakatitig lang dahil naghihintay ako ng mga tatayong mag kukumunyon. Ay de, dalawang hawak niya, sabi niya. Ay kala ko po'y pangumunyonin na akong mauna bilang tao. Subalit inabot niya yung sagradong ostya. Gusto ko pong tumutol sapagkat dikolor ang aking damit. Para sa akin, gusto ko po kasing igalang yung ostya na yon na nakaputi akong suot. Subalit, hindi po makapagbuka yung bibig ko. Kundi humarap na lang ako at nakinig na lang ako doon sa sinasabing gagawin. Ngunit habang may kumukuha po sa mga ostya, yung kamay ko po hindi ko mapigil. Ginaganon. Ginaganon. Sabi ko, Ama, karapat dapat po ba ako dito? Anak, pinakita ko lang sa'yo, bakit ang tao'y di mabata ang handog ko? Bakit ang tao'y nagdudumali, nagmamadali
sa pangangatwiran at dahilan bilang tao. Bakit hindi mo gawin ang tama at marapat bilang tao, kasabi ng Ama? Binigyan ka ng karapatan, ibig sabihin ako ang may kagustuhan niyan. Sapagkat di naman nila gagawin niyan kung wala ko sinilid sa kanilang isipan. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang ibig ko pong ipabatid sa inyo? Lahat naman ang naglilingkod na ito, maging ako, hindi ko naman pinili ito, di po ba? Ako, di ko po pinangarap ito. Hindi ko pinangarap. Subalit, nakakalungkot po kung magkamisan, yung kapwa mo halimbawa, hinirang, bakit hindi mapuspos ng pagtanggap at pagkilala? Yung pagtupad at pagtalima at may sariling katwiran at dahilan. Makalalaya po ba tayo sa pag-uugali nating tao kapag lagi tayong nangangatwiran at nangangatwiran at nangangatwiran? Hindi po, di po ba? Kaya, ang sabi nga, kung may nakalaan sa iyo ang Diyos, kapag nagbabata ka, nakakamtan mo. Ngunit kapag ka may nakalaan man siya at di mo binata kung ano yung kanya, na ibibigay po ba niyang matwid? Tulad ni Abraham. Si Abraham, nagbata, nagpakasakit. Ngunit, kuminsan pag magbibilang tao ko, masasabi mo, Diyos ko, sino po ba sila para pagbatahan ko? Di ba masasabi mo yan bilang tao? Kung sila'y nagagawa kang saktan, ako'y nagagawang saktan, sila rin kaya kong saktan, di po ba? Magbibilang tao kang ganyan, di ba? Pero bakit nga po ba? Napakalakas ng hatak at napakalakas ng salitang maririnig mo, anak. Huwag kang papatol sa tao. Huwag kang hahatol tulad ng taong mapanghatol. Huwag kang huhusga tulad ng taong mapanghusga. Huwag kang maninira tulad ng taong mapanira. Huwag kang gagawa ng sa akin ay lisya tulad ng taong gumagawa ng lisya. Ngunit ang katwiran ay mabuti pa rin para sa sarili. Di po ba't lahat naman ng naglingkod na di pamilya, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang mga anak nyo, ang mga asawa nyo. Ngunit pag nilayan, ito po ang dinaratal sa aking maliwanag. Anak, sino ba ang nagbigay ng iyong asawa? Sinong nagbigay ng iyong mga anak? Sinong nagbigay ng inyong buhay? Sinong nagbigay ng inyong kinabubuhay? Sinong magbibigay ng inyo pang kabubuhay? Kung pananaigin mo ba ang pagkataong pag-iisip, makakamtan mo ang pag-iisip na mula sa akin? Mali po ba ang tanong ng Diyos? Sige po, tugunin niyo po ako ngayon. Ako lang po ba ang napapangusapan ng gayon? Sana kung ako lang, wala nang hinirang, di ba? Di po ba lahat ng hinirang na pangusapan naman? Kayo, kayong mga hinirang, bago kayo hinirang, napangusapan kayo, di ba? Ngayon, kung halimbawa naman ang hinirang at ang ginamit na humirang para kayo'y mahirang ay nagkakamali naman, patuloy pa rin ba nagagamitin ng Ama para iligaw din kayo at imali kayo? Ganun ang ginawa sa Kristo, di ba? Bagamat ang mga sinasabi ng tao ay iba't iba, ang panukala, ang hakahaka, ngunit ang Kristo ay hindi pa rin naiba at nag-iba. Ang pinagpatuloy pa rin ay ang Ama at ang para sa Ama, hindi ba ga? Ano ngayon ang mensahe, mga mahal?
Hindi bagat kung tinanggap niyo ng totoo ang Ama, ang ipanaig niyo pa rin ay ang Ama at hindi ang sinuman at kapwa niyo, sarili niyo? Di ba dapat gayon? Sadyang ang mahirap makaunawa. Kaya't kung ako po'y matatangay din ngayon sa aking pagkatao, ay siguro po ay lagi akong tatama rin. Ano po? Palagay niyo po? Eh kasi ang pananaw niyo bilang isang apo kunsing, hindi nagkakaproblema. Hindi nagkakaroon ng sakit. Hindi nagkakaroon ng gutom. Hindi nakakadama ng gutom. Hindi nakakadama ng puyat. Hindi nakakadama ng pagod. Kaya parang bionic ang tingin, di ba? Kaya walang oras. Pag misan, pag nahuli, katagal naman eka ni apo. Ba't kaya anong ginawa? Ano kaya eka ang ginawa ni Apo Kunching? Ba't hanggang ngayon wala pa? Pakatandaan niyo po, hindi po ako magluluwat lalabas kung ako'y nakatanga lang. O dili kaya ay tatamad-tamad kaya hindi lumabas. Kung minsan, marami po akong linulutas na problema na hindi niyo problema eh. Na di rin naman problema ko dapat eh, nagiging problema ko eh. Pero bakit ako po hindi niyo malutas ang problema ko? Buhay ba ang Ama? Sabi ko sa Ama, sana yung kapwa ko kung paano tinutulungan mo ako, Ama, para sa kanila. Sila rin tulungan nila yung sarili nila. At wag lamang aasahan nila eh. Apo Kunchi, kundi ikaw mismo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung minsan malulungkot ka, sasabihin, pasensya na po muna, kaya hindi po ako makakapaglingkod eh, kasi po yung asawa ko eh, o kaya anak ko eh, kaya ay kapatid ko eh, kaya ay yung, eh pag mamamatay na yung kapatid mo, hindi mo na dapat bantayan. Bigay mo na sa Ama yon. Ikaw maglingkod ka na lang. Pag namatay siya, sa kanya rin siya, di ba? Kung sa kanya siya pupunta, kung nagbagong buhay siya, di ba? Kasi pag binantayan mo, eh, hindi ka sa Diyos noon. Tama po ba? Eh kasi nga po, hindi nyo maaabot ito eh. Ito po kasi binigay sa akin ng Ama eh. Kaya ang hirap ipaunawa. Bakit po? Eh paano kung yung kapatid mo nasa ibang bansa, namamatay? Babantayan mo ba yan? O eh, ba't kung halimbawa ay kapitbahay mo, sasabihin mo, babantayan mo muna? Eh, hindi ba pagka iniwanan mo at namatay siyang inabutan mo, nilagak mo siya sa Ama, nalugod ang Ama sa'yo, di ba? Bakit ko po nasabi ito? Nakapagtanong po kasi ako eh. Kaya ngayon po diniscuss ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Yung po hindi makakaunawa sa akin, sadya pong ako'y pagtatawanan at hahatulan, pararatangan, bibintangan at huhusgahan. Sapagkat nung namatay po ang kapatid ko, eh, wala ako eh. Kapitbahay ako. Alam ko nang mamamatay siya, pero iniwanan ko pa siya. Bakit po? Sapagkat may pag-aata sa akin na dapat kong tuparin eh. Sapagkat hindi ko naman siya mabubuhay kahit nabantayan ko. At mahirapan lang ang loob ko pag nakita ko siyang naghihingalo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, kung walang pag-aatas, eh di bali po, eh kaso may pag-aatas kaya iniwanan mo. Sa makatwid, yung maghapon po na yon, nagampanan ko naman yung atas, nambawian siya ng buhay, tapos ko na yung inatas. Kaya tinapos ko nga yung araw na yun eh. Upang kung ano man ang maganap sa gabi, uuwi na akong tapos yung ministyon ko. Di po ba ganun ang Diyos? Itinuturo niya kung anong dapat mong gawin. Itinuturo niya kung anong dapat mong sabihin. Itinuturo niya kung anong dapat mong sungin.
Kaya't kapag siya ang pinanguna at pinaghari mo sa sarili mo, lagi ka nang tinuturuan ng tama at mabuti, di po ba? Ngunit bakit kumisa nilolob niyang may mali? Ano ang dahilan? Tao ka pa rin, yun ang ibig sabihin nun. Na kung minsan kung hindi niya pahihintulutan na ikaw bilang tao ay makadama bilang tao, Diyos ka! Diyos ka ba? Di ka naman Diyos, di ba? Kayo ano pong dapat niyong hilingin? Panginoon, ikaw ay Diyos. Ako'y tao lang. Ang kakayahan mo at nagawa mo'y di ko kaya. Kaya huwag mong ipatupad, ipagawa sa akin ang di ko kakayanin. Hindi ba gayon? Kaya naman, hindi niya ipagagawa ang hindi niyo kaya. Naniniwala ba kayo? Kaya nang panahon ng Kristo, nang tinapos na ng Ama ang paglilingkod niya, kung nagbabasa kayong totoo ng Biblia at nakakaunawa kayong totoo sa Biblia ang binabasa niyo, hindi bagat nakatala ay ganito? Hinanapan siya ng kasalanan. Marapat ay sisiluin na. Subalit nang dahil hindi patakda, may pamamaraan pang nakalisya, di baga? Ngunit nang takda na, di bagat nahuli na? Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi takda, maraming pamamaraang ibibigay ang Ama. Ngunit kapag takda na, umiwas ka man, lumisya ka man, iyon na! Buhay ba ang Ama? Ngunit ang pinakamabuti, mabuti yung ginagawa mo. Ang pinakamaganda, maganda ginawa mo. Ang pinakamarapat, marapat ka sa Ama. Hindi yung ginusto mo at ginawa mong gusto mo pagkatapos ng tapos ng buhay mo, hindi ka sa Kanya. Yun ang kawawa. Buhay ba ang Ama? Kaya, ibinigay ang anak para ipamalita ang mabuting balita, ibahagi ang mabuting bahagi, iulat ang dapat iulat, ipadama ang pagmamahal, ipakilala kung sinong Ama. Di ba? Kaya siya namatay? At nagkatawang tao? At nang muling mabuhay, hindi na tao? Espiritu na? O bakit ikaw kung tunay kang born again Christian at kung tunay ka nang isinilang sa Espiritu, dapat hindi na pagkataong umiiral sa iyo? Hindi ba dapat ang Espiritu na? Yan lamang na is paabot ng Ama sa inyo. Ngunit dahil marupok, mahina ang tao, pinagpapaumanhinan, pinagpaparayaan, ngunit hanggang kailan ang wika ng Ama? Hanggang kailan? Ako magpa-paraya. Mga mahal, mahal niyo ba ang Ama? Kilala niyo ba siya? Kung magkagayon at mahal niyo siya at kilala niyo siya, ang masdan niyo na lamang ay ang pagkakatawan ng nagsakripisyo sa inyo at ang isang ina ng laging saklolong nagpakababat, nagpakatapat upang kamtin at tamasahin niyo ang buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag niyang tinuran tandaan ninyo marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Huwag sayangin ang ginagawa na pagsamba at pagkilala sa Ama. Kundi gawin niyong matwid ang pagtanggap at pagkilala. Upang sa gayon, huwag kayong mapabilang sa mga lahi ni Israel na itatapon sa labas. Kundi kayo'y maging kaisa na makasalo ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac sa hapagdulangan sa kalangitan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang nagmimithing magbagong buhay,
umiiwas na sa makatutokso. Makatutokso, makaaagaw sa kanya ng maling pag-uugali ng hindi tamang gawa. Hindi ka lalayo. Hindi ka tatakwil. Ngunit iiwasan mo na ang makapagsalita ka ng di tama, ang makagawa ka ng di tama, sapagkat alam mo anuman ang mabuti mong ginawa, kung pagkatapos ng kabutihan ay gagawa ka pa ng masama, mas mainam pa yaong masamang gumawa ng mabuti kaysa mabuting gumawa ng masama. Buhay bang Ama! Sapagkat ang mabuti ay mabuti na marapat, at ang masama ay nakapagbagong naging mabuti, kaya nalugod ang Ama. Kaya't ikaw na nagpapakabuti, patuloy na magpakabuti, at ang masama'y dapat magpakabuti na. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Ano nga bang mapapala ng isang taong nagpapakabuti sa ganitong gawa? Kung hindi nga magmamahal at magpapahalaga sa kaluluwa, sino ang gagawa? Kayo man, pagkatao, kayo man, katauhan, nawa, sa ibabaw ng lupang ito ang salain. Yun nga ang tunay na gumagawa ng masama, ang pinagmumula ng masama, hindi yung walang laban. Masama man ang ginawa, dahil walang laban, sila inuuna. At yung may laban, hindi nila mauna. Buhay bang Ama! Dapat, kung sino ang pinag-uugatan ng kamalian at kasalanan, siyang tapusin para hindi na mag-ugat, magsanga. Di ba gayon? Sabi ng Ama yan. Yan ang patutuong katwirang tao ay tao pa rin. Ngunit batid lahat ng Ama, ang lahat ng gumagawa ng mabuti at lahat ng mabuting ginawa ay may gantimpala siya. Kaya mga mahal, kayong mabubuti ang ginawa, umasa kayong mabuti ang pagpapala, at kayong patuloy na gagawa ng mabuti, patuloy niyong asahan ang Amang Dakila. At kayo namang may ginawang tama para sa iba, ngunit mali sa iba. Makita niyo nawa ang totoong paggawa ng tama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Binigkas mo ang marapat, bibig ay ginamit mo. Pagkataong kaisipan, walang isipan ni anuman. Sapagkat kundi mo dadaluyan ng talino mong taglay, walang bahid ni anuman katalinuhan sa lupa. Kaya aking Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat po bang Diyos? Totoo po bang Diyos? Ay, salamat po sa Ama. Sa bawat araw, marami siyang gustong gawin. Marami siyang gustong sabihin. Ngunit hindi niya magawa sa lahat ang nais niyang gawin at sasabihin. Kaya, kayo po ba'y naniniwalang sadyang may ginagamit na maghayag, maglahad? Kung hindi naman po, gayon eh, walang maglalakas loob, di ba? At kung bilang tao naman, walang lakas loob, kaya sabi ko, bilang tao, ayoko na po. Bilang pagsunod, pagtalima sa Diyos, hindi makatutol. Bakit kaya? Ano ang dahilan? Di ko kayang tarukin. Basta ang alam ko,
para kung hanging sumusunod. Sapat na, dahil maligaya naman ako sa pagtalima ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, nawa tulad ng mga panlasa ninyo, na iba't ibang lasa ninyo, maging kaisa nawa kayo sa panlasa ni Kristo para magkaisa sa lasang matamis at di mapait at mapakla. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Baka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalang. Ama, alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalang. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mang kinatanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Diyos ko at Ama ko, nawa nga magpakabanal ng mga nagpapakabanal. Makasadya-dya kabanalan ang mga nagpapakabanal. Dahil yung mga ayaw magpakabanal, wala namang pakialam sa nagpapakabanal, di ba? Eh kayo po ba gusto nyong magpakabanal? Magiging banal po ba kayo? Ako di ko po mapapangako eh. Kasi ang Diyos lang nakakalam yan, di po ba? Sapagkat tayo'y tao, hindi natin pwedeng hatulan ang sarili natin, di po ba?
Hindi natin pwedeng husgahan ang sarili natin at itanghal ang sarili natin, itaas ang sarili natin at tayo magparangal sa sarili natin. Banal ako. Hindi pwedeng sabihin yun, di po ba? Kaya nawa sa inyong lahat, katulad ni asan ba si ano, si Mary Rose? Oh, asan ba? Mary Rose. Halika dito. Halika dito. Katulad ni Mary Rose. Kukwento ko ba? Hindi ka mahiya. Ayaw niya po eh. O sige, hindi ko kukwento. Ganito na lang paparaan natin. Hindi natin didiretsuhin, ano? Katulad nito. Pag ang iniisip namin yung sarili namin, hindi namin tatanggapin ito. Ano? Tama ba? Hindi, makinig ka eh. Tumatawa ka na agad, di pa man eh. Bakit po? Kapag yung ayaw niya eh, ayaw niya. Kapag kayong sinabi, edi sabi nung dalawang alagad. Kaya po, eh blank po pala eh kasi ano eh, blank po. Eh saan po ba blank? Eh blank, blank. Aba, puro blank. Aba, edi sa blank nyo eh pahiga. Blank nyo eh. Pero kinausap ko siya, sabi ko, huwag kang blank, blank ha, sabi ko sa kasi pag blank, blank ka dyan, eh, sigurado blank ka talaga. Tapos po kaninang umaga, adi sinabi ko doon sa dalawa, huwag nyo ka akong blank, blank, blank. Eh kanina po kinumusta ko. Nag-blank ba si Blank? Sabi ni Arlene, hindi po eka. Sabi niya, oh, tingnan mo, kung tayo nakinig at natakot, eh di hindi natin tinanggap ito kagabi. Nag-blank-blank. Oh, di, walang tatawa ngayon sa harap dito, ano? Ano? Ano po ang paabot doon ang pahatid. Kwento natin. Ba't sinabi mo? Upo ka na. Narinig yun sa internet. Kala mo ba? Naka-mic ako eh. Ede, ano po ibig sabihin? Kumisan yung kwento pag kinatakutan natin at pinaniwalaan, di muna natin sinubukan. Eh, tayo po ang masusubukan. Di po ba? Naabot mo ba? Naabot mo ba ang ibig ko sabihin? Bilang lingkod kayo? Salamat po, di kayo nasubukan. Pati ako. Dahil sabi ko, aba, pag nag-blank yun, sa amin din, tatagos, blank! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, nako, Diyos ko at Ama. Purihin ka, Ama. Dakila talaga siya. Ano po? At saka, eh, isipin mo nga naman. Sabi ni Blank. Kaya po, sasabihin ko po eh ka, ano? Uy, kang ganyan, ano? Alam niyo po, minsan, nakakalungkot eh. Ano? Kaya pag nagbilang tao, ayaw mo na eh. Ayaw mo na. Kasi, pag naisip mo yung ginagawa mo, eh ikaw, ang alam lang ng tao sa'yo eh. Pag may pakinahabang sa'yo, masaya sa'yo. Paro, apo, 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 apo. Pag hindi, lana. Tapos na ang maliligayang araw. Pero ikaw, hindi pa rin tapos. Kaya, ba't gusto mo pa? Kung bilang tao, gusto mo pa ba? Di ba ayaw mo na, no? O sige, kayo, pag nagtampo kayo, di ba iwalis kayo sa akin? Iwanan niyo ako, di ba? O tama ba?
magpakatotoo po tayo. Magpakatotoo po tayo. Mahirap yung sinungaling tayo. Ano? O di po ba? Ang tanong, alam ba namin, kung halimbawa nagtampo kay Cecil, nagtampo kay kapatid na Marisa, nagtampo ka kay Arlene, iniwanan mo, alam ba nila kung ano pinagtampo nyo? Eh, yun po ang pinakamahirap sa lahat eh. Diba? Eh, kala nyo po ba hindi nagaganap sa buhay namin yon? Kaya tinitingnan nyo kaming naging nakatawa, natatawa, masaya, nagpapasaya. Bakit po? Tao rin kami, diba? Eh, kumisan nga, kaharap namin nakatawa, pero hindi ka pala, plastic lang siya yun. Tupperware pa. Buhay pa ang Diyos! Buhay ang Diyos! Eh, pero kami nagpapakatotoo. Diba? Oh, huwag naman po kayo masasaktan. Ito rin sasabihin ko, yung totoong totoo. Hindi naman kayo lahat na naririto, yung totoo rin ngayon eh. Oh, gusto niyo lapitan ko yung... Patawad po. Sabi ng ama, magpakatotoo kayo mga anak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh. At sinisigurado ko rin sa inyo, yung mga naririto, mayroong naririto ngayon sa Lunes, wala dito. Sigurado ko na yon. Huwag niyo po akong hamunin, pero sigurado ko na yon. Mayroong ngayon naririto sa Lunes, wala rito. Ilan yon? Oh, sige po. Bakit? Bakit? Kaya nga kung di ka tatatag at titibay eh. Eh, oo nga, no? Eh, bakit nga ba? Anong dahilan? Hindi ko nga rin po maabot eh. Hindi ko rin maabot. Ikaw, naaabot nyo? Naaabot nyo? Ba't naririto kayo? Naunawaanin nyo? Naaabot nyo sa sarili nyo? Ba't nandito kayo? Ha? Nakukonsensya. Eh, hindi naman tayo. Ba't tayo makukonsensya? Eh, wala naman tayong ginawang ano sa kanila. Dahil hindi natin kayang tutulan ang panawagan ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Eh, kailan nyo po susundin yung panawagan ng Diyos? Eh, kami naman po'y nagsisimba kahit di kami nagpupunta rito eh. Kami naman po'y nagdadasal kahit di kami nagpupunta rito. Bakit yung pagpunta lang ba rito ang maka-Diyos? Sabi pa ng iba. Dahilan pa ng iba. Sinasabi pa ng iba. Totoo po yan. Di ako nagsisinungaling. Totoo rin yung sinasabi. Gusto niyo po sabihin ko kung sino nagsasabi? Ay, wala po dito eh. Pero, may nag-iisip ng ganyan sa inyo. Bakit gano'n ang sinasabi niya? Eh, ganyan pala yung apo konching na yan. Ganyan pala magsalita yan. Ba't ganyan eh ka magsalita yan? Ano po sasabihin natin? Di ba magpakatotoo tayo? Yung totoo sasabihin natin dahil hindi tayo pwedeng mag kunwari lang dito. Dahil ang Diyos po naman ang ating pinaglilingkuran, di ba? Ang Diyos. Kung nabigo kayo, nabibigo rin kami. Kung nahihirapan kayo, nahihirapan din kami. Kung nasasaktan kayo, nasasaktan din kami. Subalit, yung dinaranas namin, wala kaming kasama, wala kaming kaulayaw, wala kaming dinadaingan, wala kaming katulad ng sa inyo na pwedeng magsabi. At pwedeng kausapin ka na walang nakakaalam nung kahit na sino. Maliban ng Diyos na nakarinig, nakausap ka. Subalit sinisigurado ko sa inyo, pag may sinabi ako sa inyo, ililipat nyo sa iba. Totoo po yan. Bakit? Ganyan ang ugaling tao. Sasabihin, hindi naman. Pero hindi totoo, nailipat na. Tama ba? Palipat-lipat lang yan eh. Kaya kapag yung nilipat mo sa iba, ay iba dun sa sinabi mo, napasama. Mabuti kong pinagande. Kaso kapag pinasama, sumama. Diba? Dapat kung nagsasalita po kayo, yung napapaganda nyo para hindi kayo nagiging daan ng kagalitan, siraan. Ngunit kapag kayo nagiging daan ng siraan, galitan,
Pananagutan niyo po yan sa Diyos. Eh, ba't mo alam ha po, Kunching? Eh, buksan mo sa Biblia. Nandoon yan. Kung ano sinasabi ko po sa inyo, yun lang ang nasa Biblia. Buhay ba ang Ama? Eh, ngayon, eh, bakit wala na po yata sa homilyan? Nakalihis na po yata. Hindi po nakalihis. Nandyan pa rin yan sa katungkulan at kaukulan sa binasa. Hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Ama kapag ang ginagawa niyong pagsamba sa Kanya ay hindi totoo. Buhay ba ang Diyos? Nandun pa rin. Pinahaba lang. Pinalawak lang. Pinaliwanag lang. Binigyan lang ng kaukulan. Sapagkat hindi pwedeng babasahin lang na ganun at pagkatapos ay walang pahayag. Tama po ba? Kaya, paano ka ba manalig sa Ama? Paano ka ba manampalataya? Pinagtitiwalaan mo bang may magagawa sa sayo? Kaya kung nagtitiwala kayong may magagawa siya, edi dapat nakangiti kayo ngayon. Hindi ba? Di ba dapat masaya kayo? Dapat nakangiti kayo? Sapagkat naniniwala at nagtitiwala kayong may gagawin siya sa inyo, di ba? May magagawa siya, di ba? Tama ba, anak? O, katulad mo, matusok-tusok pa yung tiyan mo dyan. E ano naman silbi niyan? Ha? Sa totoo lang. Ma-exorcist ka pa dyan. Buhay ba ang Diyos? Pero, hindi ko yan pipintasan. Hindi ko rin yan hahatulan. At lalong hindi ko yan sisiraan. Karapatan mo yan. Kahit saan mo ilagay. Baka maaswang. Kaya sa tiyan. Naku po. Sa tiyan nilagay. Baka nagkamali ka pa ng kilos, natusok ang tiyan, nabutas pa yung... Ganyan ang paniniwala ng tao. Subalit, alam nyo ba ang tunay na pananampalataya at pananalig sa Ama? Wala yung sakbit-sakbit, wala yung kapit-kapit, wala yung tusok-tusok. Ano? Sa loob. Dito sa puso. Dito sa puso nyo panahanin ang Ama at Kristo para siya ang inyong baluti, helmet, ang kanyang salita, kalasag, muog, tanggulan, sandigan ng buhay. Buhay bang Ama? Oh, sinisigurado ko sa iyo, hindi lang ikaw ang may ganyan dyan. Sino, lumapit ako. Sa mayroong nakatago pa. Yan ang patotoo. Para ano ba yan? Gamitin nyo ang kapangyarihan ng Ama sa buhay nyo. Ipasok nyo siya sa inyong puso at sa isip nyo. O sige, kahit may ganyan ka anak, hindi ka makanganak ng mapapaanak ka niyan. Ang magpapaanak sa iyo ng maayos, yung di mo nakikita, hindi ang nakabiti na yan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, hindi ibebenta. Walang bebentang ganyan. Bumili ka ng pagsakbit. Naku, hindi ka na ika magkakasakit. Nagkasakit pa rin. Naku, ika papalaring ka. Nagkamalas-malas ang buhay. Naku, eka, makakasingil ka. Hindi nakasingil. Ano silbi nun? Nakalawit. Wala kang nakalawit. Ngunit sa puso mo'y nakatimo, nakaturo, nakatuso ang Diyos ng buhay at buhay ng buhay mo. Sigurado may magagawa sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi ko sinabing tanggalin mo yan. Kundi sinabi ko lang ang totoo. Ngayon, kung nagnilay ka, eh bahala ka kung anong gusto mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan, ang haba eka,
Sa haba nga po noon eh, hindi ko alam kung may nakuha kayo kahit tatlo man lang eh. Pag may nakuha kayo kahit tatlo lang, sigurado magaling na kayo. Paano eh ka kung gagaling, may nararamdaman pa ako. Pandama lang yan. Manalig ka, di mo nalalaman habang may buhay, may galing at kagalingan kang makakamtan. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Eh bakit pilit na pinaliliwanag niya po kung ching eka yung himala, hiwaga? Eh wala naman eka nangyayari. Anong mangyayari sa'yo? Wala ka naman paniniwala. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ang tanong, lahat ba ng nakatagpo ng hiwaga at himala sa dakong ito'y naririto pa? Tumatanaw ba ng patotoo na siya'y pinaghimala ng ama? Oh. Isa. Dalawa. Bakit sila? Tatlo. O ano? Diba, naka-NGTS siya. Nakarata, hindi makabangon. Pero dahil gusto niya agad gumaling lahat, di ba naghanap din? Ganun lang kasimple yon. Ganun lang kasimple. Subalit, walang pipigil at walang mamimigil sa inyo. Lahat ay malaya. Lahat ay kalayaan ang binigay ng Ama. Subalit, pakatanda ninyo, gaano man ang kagustuhan ninyo at anuman ang gusto ninyo, kundi kalooban ng Ama, wala tayong matatamo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kailangan lang ninyong maabot ang katotohanan at tunay ninyong mapaniwalaan ang Diyos Amay Buhay. Sapagkat kung hindi, walang hiwaga, walang himala. Wala! Nagaganap ang himala, ang hiwaga, sa nagtitiwala. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, wala ring maglilingkod kung walang nagtitiwala. Wala ring maglilingkod kung walang naniniwala. Wala ring maglilingkod kung walang nakakita ng himala. Walang maglilingkod kung walang nakakita ng hiwaga. Dahil may nakita, naniwala, nagtiwala, at naniniwala. Kaya may gumaganap. O kayo, wala pa rin kayo nakitang hiwaga. Wala pa kayo nakitang himala. Ikaw, wala ka pang nakitang himala. Meron po, nakalakad po ako. Ang tanong, ikaw, wala ka pang nakitang himala. Subalit sa kabila ng nakita mong himala, minsan nadadaya ka pa, no? Natatakot ka. Dahil ayaw mo mamatay. Takot kang mamatay, di ba? Eh, sino ba yung walang anak na gustong mamatay? Kahit walang anak, takot mamatay. Hindi lang ang may anak. Subalit may taong gusto'y wakasan ang buhay, di ba? Sino ang mga ganun? Yung pakiramdam nila'y wala silang kaligayahan, ang pakiramdam nila'y wala na silang karapatan, ang karapatan nila ay di nila madama. Bakit? Sapagkat ang Ama ang di nila totoong makilala. Buhay bang Ama? Oh, sige. Ayaw mo mamatay, eh kailan mo gustong mamatay? Eh bahala naman pala siya. Pag pinabahala mo sa kanya, di ka natatakot. Ayun. Kaya nang hihingi ng konting dagdag. Ay, mali yung ginawa mo. Mali rin na sinabi mo. Eh, konti lang, ibibigay niya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, umisan, sinungaling ang tao. Ay, kahit konti lang, sapat na sa akin. Binigyan ng konti. Ay, kadamot naman eh, ba't eka konti lang? Hindi ba? Yan ang tao. Ganyan ang tao. Yan ang salitang tao. Yan ang ugaling tao.
Ngunit ano ang ugali ng ama? Wala siyang sinasabing hindi tama. Wala siyang gagawing hindi tama. Lahat ng sasabihin niya ay tama. Lahat ng gagawin niya ay tama. Bakit hindi magawa ng tao ang tama? Sa lahat ng sandali. Bakit? Sapagkat tao nga. Kaya naman ang Espiritu ng Ama ay nagbaba para ibaba ng ganap sa tao, sa lupa, ang tama at dapat marapat na gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ay kahaba na eh, kanina ko pa gustong umuwi, kaya nga pinahahaba ko palalo. Kung di ka nainip, dapat kanina pa. Eh, inip na inip ka na, kaya sabi ko, pahabain mo pa, Ama! Yan. Humaba ng humaba. Ano ibig sabihin? Kung minsan, ang tao gusto'y mahaba ang buhay, pinakikitid ng Ama. Dahil sa masamang ugali niya, masamang pag-iisip niya, masamang damdamin niya. Ngunit dapat, kung di ganun ang pag-uugali, mahaba dapat ang naging buhay. Sino kumikikil ng buhay ng tao? Tao rin, hindi Ama. Bakit? Kung nagkakasakit ba kayo sa sama ng loob ninyo, sa masamang pag-iisip nyo, kasalanan ba niya? Pagkatapos sasabihin nyo, gusto ng Ama kayo, ay mamatay. At, bakit ano bagarin ang ibig kong sabihin at pinahaba? Tao, pakatandaan ninyo kung ano ang ayaw nyo kung magkaminsan siyang binibigay sa inyo. Kaya huwag nyong hindian at huwag kayong tutol ng tutol para nang sa gayon makita ng Ama, masaya nyong tinanggap, masayang ibibigay ang lahat. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mga mahal, mga mahal, magnilay kayo. Bilang pagkataong pag-iisip at isip pagkatao'y di maabot matatarok ang aking tinuturan. Ngunit kung tunay na nasa Espiritu kayo, a bawat aral, bawat salita, mawawawaan ninyo pawa. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Eh, ba't hahayo pa si Apo Kunching? Ba't humahayo pa si Apo Kunching? Hahayo ng hahayo, dito lang ay pwede na. Ang tanong, ano ba ang ginawa ng Kristo? Ano ba ang ginawa ng Ama? Pumirmi ba siya sa isa? Nagpirmi ba sa isang dako? Kapag nakapirmi ka sa isang dako, tao ka. Kapag hindi ka pumipirme at lumalayo ka, tumahayo ka, nag-apaabot ka, tumaabot ka, at napapaabot ka, Espiritu ka, sapagkat ang Espiritu'y laganap sa daigdig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. O Ama, ang bawat katagang tinuran mo'y di matatarok maabot ng tao, subalit ang Espiritu mo'y mahiwagang totoo at maliwanag ang kagustuhan mo. Kaya't kung papaano ito'y dinatal mo, ikaw rin ang magpaunawa sa bawat makasusumpong sa iyo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, no? Pwede na po kayong umuwi. Di ba tapos na? Ayaw nyo pang tapusin? Di pa tapos? Eh ako po, tapos na eh. Misan may tao, ba't baya ka ako magpapabendisyon pa dyan? Kaya po, kunching na yan. Eh, ba't baya ka magpapabendisyon pa ako sa mga alagad na yan? Di, huwag kayong magpabendisyon. Eh, ano naman?
parang sa apilitan. Ano po? Para bang utang na loob mo pa? Abay, sino naman may gustong ganyan ang ganyan? Eh, kung mabaho ka pa. Huwag po kayo masasaktan, diretsuhan lang. Tapatan lang tayo. Eh, kasi yung tao, salita ng salita, hindi niya iniisip ang sinasabi. Pag sinaktan mo naman, nagagalit. Bakit po? Wala ba kaming karapatang magsalita ng totoo? At sa tunay naming damdamin at kalooban, wala ba kaming karapatang mga tuwiran? Kung si Pablo'y nangatwiran, kami pa kaya? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? O eh, kala ko bang si Kristo ka eka? O, ba't si Kristo rin ah? Nagsalita rin, di ba? Tumahimik lang ba si Kristo? Ano sinabi niya sa mga tao? Mapagpaimbabaw kayo! Oh, mas masakit yun! Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mas masakit yun! Kaya nasaktan ng mga dito to. Pero yung totoo, hindi nasaktan. Nangalumpa pa. Anong ginawa nila? Ay, Diyos ko, Eka. Totoo sinasabi niya. Panginoon ko, Diyos ko, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko. Yung matatarik at matataas. Bakit, Eka, nagsalita siya ng ganun? Di ba gayon? Dito rin ganyan ang nagaganap. Ay, ba't ka nagsalita ng ganun si Apo Kunching-Kunching na yan? Sapagkat hindi nila nauunawaan. Subalit ang nakakaunawa, nakakadama na tuwiran. Buhay ba ang ama? Eh ngayon, lalong humaba, paano pala yung uuwi niyan? Handa ba kayo hanggang mamayang gabi? Ay, humina. Handa kayo mamayang gabi? Ako po'y hindi. Sapagkat, sige nga, pag pumasok ba yung alagad na iri dito na nagproblema siya sa pamilya niya, nakikita nyo? Ito, nakikita nyo ba? Nababasa nyo ba? Nababasa nyo? Pero ang Diyos nababasa niya. Tama ba? Tama ba? Eh, ang Diyos po yun, hindi ikaw po, Kunching. Tama ba? Yan ang sabi ng tao, tama ba? Talaga. Si Kunching walang mababasa. Talagang hindi mababasa ni Kunching, pero wag mo nang isama si Apo. Buhay ba ang ama? Eh kung minsan, sabi ng tao, yung Apo Kunching na yan. Habla, habla, habla. Sana hindi na inapo Kunching, si Kunching na lang. Para hindi nadamay yung Apo. Buhay ba ang ama? Eh, paano kapag gumanti yung apo? Si Kunching walang may gaganti. Eh, yung apo. Eh, sinama mo, dinamay mo. Buhay ba nga, ma? Mga minamahal, magnilay kayo sa inyong pagbigkas. Magbulay kayo sa inyong tinuturan. Kung minsan ang magandang sinasabi, pinasasama ng masama ang isip. Ngunit kung mabuti ang isip, hindi na maganda sa pandinig niya, pinabuti pa rin niya. Buhay ba nga, ma? Diyan nakikita ang malinaw at maliwanag ang pag-iisip. At diyan din nakikita ang mababa ang loob at may mabuting pag-iisip. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Kaya, bawat araw na aking handa, namnamin niyo upang kayo ay malugod. Ganang pagkatao'y di sa inyo'y tututok di, ni hindi sa inyo ay aalay na tuwiran. Yamang kayo'y taong inabutan, lahat ay pinagpapaumanhinan. Subalit huwag naman inyong gawin na patuloy na kayo'y mananakit na lang pagkat ang damdamin nyo bilang kayo'y mga tao patuloy na inapuhap upang sidlan kayo
ng damdamin ko, ng kalooban ko. Kung nanamnamin niyo'y gagawing marapat na tamuhin ninyo. Kaya't magnilay at magmulay, magtanto kayo sa bawat hain ko. At kung mararamdaman, masisyahan kayo. Ano nga ba ang malay niyo sa pagbahagi ko? Ano nga ba ang nasa niyo na nasa ko naman ito? Lahat kayo ay maliw ko, mapagnilayan niyong ganap kung ano ang buhay niyo na may wakas ito. Kaya't ang pasubali ko sa tuwi na'y nasa ko, mapuhap ninyo yung nasa kong mainam sa inyo. At yung kaisipan nyo bilang kayo'y mga tao, at damdamin ang pinananahi sa tuwi na ng katauhan nyo. Bagkos ang lamang at tuwirang nilalaman nang handog at hain sa inyo ay mainam upang patuloy na makamta. Ama ay inyong kamti nang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama pagkat walang nauna. Na di mahuhuli at walang nahuli, na di mauuna, yamang kayo'y tao. Amay apo.